Hello again everyone, welcome to our channel. And today, gagawa nga kami ng vlog about... And today, gagawa nga kami ng... today... today, gagawa nga po... Bakit? Nakatapat po tayo sa time. Today, gagawa nga po kami ng vlog about sa... mga experiences namin dito sa New Zealand. Ayun nga, no? So, katatawa ko kasi. Mukbang pala to. First time po namin magmukbang. Ganito pala yung mukbang, no? Ang hirap pala magmukbang. Pakain ka na lang eh. Nag-vlog kami, ang daming tumitingin sa amin. Expectation versus reality dito sa New Zealand. So, unang-una sa list namin is work-life balance. Yon, may work-life balance ba dito, tatay? Meron! Meron siya. But, as a Filipino, mas pinipilit talaga nilang mag-work. So, parang nawawala din yung work-life balance. Pero kung meron kang choice, kung gusto mo magtrabaho, trabaho ka, pero kung wala naman, kung ayaw mo, hindi... Wala kang pera. Magpakasaya ka. Mamasyal ka! Punta ka na Queenstown. Bus pera mo. Yun lang. Ayun. Pero meron. May option yung work-life balance. Yes, may option yung choice mo. Yung work-life balance. Choice mo na syempre kung gusto mong kumita, mag-work ka. Nang madami, more on work. Pero kung gusto mong more on pahinga, ayun, pwede kang mag-reduce ng hours mo. Walang issue sa kanila yun. Hindi ka napipilitin, ganun. So, ayun, yun yung maganda dito talaga. Yun nga lang, syempre, kung konti lang yung... Per hour yung bayad sa'yo dito kasi. Kung konti lang yung tinatrabaho mo na oras, konti lang din syempre yung marireceive mo ng salary. Diba? So, nasa yun. And the thing is, yung cost of living dito sa New Zealand, napakalaki. So, minsan, walang work-life balance kasi kailangan mong ma-maintain or mabayaran yung mga dapat mong bayaran, mga bills and all. So, yun. Next, bago magising yung mga bata. Next is zero crime rate daw, Nakay. Hindi. Dito po sa lugar namin, gabi-gabi mayroong ano, maririnig mo yung police or wang-wang ng police. So, it means meron silang inahabol or may checkpoint or may inaabangan. Kaya, I think, hindi siya zero crime rate. And then, makikita mo rin sa mga Facebook groups na may mga nawawalang sakyan, may mga nawawalang mga bagay-bagay na nanakaw sa mismong tapat ng bahay. So, it is considered as a crime pag nanakaw. So, I think hindi zero. Hindi talaga zero kasi, kumbaga, expectation mo sa New Zealand before kasi, ay maganda ito sa New Zealand, mababa yung crime rate, ganito, ganyan. Mabait yung mga tao, ganyan. So, hindi. Hindi rin. kahit sa anuman sigurong bansa, di ba? Meron at meron talagang crime. Which is, nung nandito na kami, nagulat lang din kami sa lala ng mga crimes dito. Na hindi mo ina-expect na ganun. So, masyado kasing diverse na dito sa New Zealand. Hindi lang mga Kiwis yung nandito. Multicultural na talaga. So, hindi mo nahawak yun. Hindi mo nahawak yung daw lahat. Masasabi ko yung mga Kiwis mo ba eh. Pero kumbaga nagsama-sama na. So hindi mo na alam yung mga culture and differences ng bawat isa. So ayun. Hindi siya zero crime rate. And nakaka-shock yung mga crimes dito sa New Zealand. Yun nga, ang most common is yung mga nanakaw na car, inabasag na car. And mostly, ang mga gumagawa nun is mga minors. Tingit ka dyan, minors. Akang magsasabi ka ng ethnicity. Hindi. Lagot ka. Hindi naman sa ethnicity yun. Mostly mga minors. So, ayun, yung nakakalungkot kasi nga, alam ko yung pagpataw nila ng dito. Ano yun? Pagpataw nila ng... Kaparusahan is... Parang community service lang. Ganun lang. So, very light lang talaga. Kaya... So ano sila dito? Kaya hindi sila natatakot na gumawa ng mga... Oo.
ayun. Friendly sa mga magnanakaw dito. Kaya kung magnanakaw kayo dyan. Ano sila? Masyado silang mabait. Culture na yata talaga ng Kiwi yun. Masyado silang mabait. Kaya bibigay pa sila ng second chance. Second, third, fourth. Unlimited chance. Ayun. Next. Third is, ayun nga, Kiwis live here. So, ayun, kagayang sabi ko kanina, don't expect na puro puti yung mga nandito, no? Expectation natin, syempre, New Zealand, Kiwi. Hindi. So, diverse na siya, multicultural na siya, magulat ka. Sobrang daming ibang lahi. Nagpapaisip ka kung nasaan na yung mga Kiwi. Pero depende sa lugar yun. Mm. Mostly sa South Island, puro ayun daw. Kiwi. South then, Island daw, puro puti. Pero dito sa lugar namin, Auckland or especially South Auckland or East Auckland, maraming talaga diverse. Mostly maraming Chinese. Asians. Oh, Asians, Chinese. May mga Korean din, di ba? Yeah, Asians. Tapos, mga Islanders, yan. Indians. Asians no. And Indians. Gusto ko isa-isahin. Wala. How about racism? Racism? Meron din. Ano lang. Pero silent lang. Yun yung ano. Dynamic lang. Konti lang. Mm. Yan, sabi nila na hindi daw racist dito sa New Zealand. Pero meron pa rin. Meron at meron pa rin. Pero ano lang, silent lang. Hindi Bulgaran ba? Hindi kagay sa US. Na talagang pinagtisigawan na yung ano, diba? Harap-harapan. Dito hindi, silent lang. And para kasi ano eh, hindi discourage nila yung ganun dito. So, bawal yung ganun, bawal yung racism dito, especially sa work. Mm. Ayun, kaya silent lang. Hindi lang halata. Mm. Kala mo hindi, pero meron. Pero meron. Next is first world country, ang New Zealand. Mm. First world siya, pero parang hindi din. Pero first world siya. First world na third world, ika nga sa naririnig ko, sa mga naririnig ko. Para siyang, kumbaga sa lahat ng first world, siya yung nasa huling list. Grabe ka. Hindi kasi, mga second to the last. Masyadong laid back dito sa New Zealand, na parang ayaw nilang ma-develop. Hindi ko alam, basta parang ganun. Nako. Ayun na. Umiyakan ko yung bunso namin. Mukbang pa more. Ayun po, naumiyak po yung anak namin. 2,000 years later. So, ayun, yung panglima namin sa list is free healthcare and education dito sa New Zealand. So, ano masabi mo doon, Tatay? Free healthcare, yes. Free healthcare. Sagot ng government, but pipila ka ng maaba. Tagal. Unless talagang urgent ka na or talagang mamatay ka na. Yes. Oo, ayun. Sa mga GPs, may mga certain, marami eh, medyo malawak tong sakop nitong free healthcare and education. Meron pa rin mga bagay na may bayad. Like, sa GP, sa mga bata, free siya. Yes. So, may certain age ng bracket na free siya, and then adult, may mga bayad na siya. Kapag sa GP, papacheck up ka, may bayad yun. May mga certain things na ano, na time and equity. So, sa madaling salita, hindi siya libre. And sa totoo lang, hindi naman talaga siya libre kasi nagbabayad tayo ng tax natin dito, no? So, yung tax natin dito, medyo malaki siya. 30%. So,